bagong suspect tayo ng nanay mo. Elena ba yan? Ba tayo ba din? Jose, it's Joey Hardo. Kap, yung sabihin. Ali, Joey, yung tatay mo. Ano nangyari? Imbestigahan ng financial rep, nag-check-up at ikinahay Joey. Manfrenin naman kung gano'ng kayo naisip. Nag-imbestiga kami ng mga ibigay nga. Kausap din sa amin ni sinabi rin mga nag-aap. Mila. Bukod sa mga rato, yun ni Ali, makahanap pa kami. Bilis nakikita. Ah, walang sabi. Sa inyo, inyo lang gawin si Mag. Di ako lugi. Ano yun? Nakahanap ka, Joey. Ako na. Kasi ka basta, Clark. Ako alam. Meron ho. Ang Marion. Tuturo rin at ng pumuli. Ay, talaga. Buksan nila yung docente ako. Ayun, release ka. Inaami ko. Ako dun siya. Ako naiharap sa kanya. Amit niyo ako. Kakataw. Makilala. After this, masisira na si Elo at si Ali. Ang susubok sa pamilya. Tinanggap mo yung pera para lukuhin ang sarili mong anak. Mag-ibig. At parang ka nagtatanggap mo, tatay mo. Alam ko na imposible na ulit mabuo yung pamilya namin. Pero posible pa ako mag-ibig ng tatay. Pero dahil sa kanya, hindi mababalik din ako wala sa akin. Nagpunta sa presinto sina Ali at Eloy. Pinatawag sila ni na Captain Rosales at Attorney Badayos upang ipagbigay alam ang tungkol sa bagong lead sa kaso ni Miriam Borja. Dahan-dahan nilang sinabi na si Mang Joey Pajardo ang isa sa mga suspek sa pagpatay kay Miriam Borja. Hindi naman makapaniwala si Ali at sinabing baka gawa-gawa lamang o frame up lang ito ni Attorney Evangelista, ngunit nagbigay ng mga patunay at ebidensya si Captain Rosales na magpapatunay na si Mang Joey ang suspek sa pagpatay kay Miriam. Ipinarinig pa nito ang isang tape ng usapan nila ni Mang Joey at Attorney Evangelista nang iutos nitong maghanap ng sisira sa sasakyan ni Fred Borja. Noon ding araw na iyon ay hinuli na nila ang mekanikong nang sira noon sa sasakyan ni Fred. Si Mang Joey naman iginigiit na pre-name up lamang sila ni Helena at Evangelista. Dinagdag pa nitong gusto lamang siyang ipakulong ni Rosales dahil natatakot raw siyang magkabalikan sila ni Margie. Lalo namang nagalit si Cap sa sinabi nito kaya't binala ang madadagdagan ng kaso nito kapag di pa siya umamin. Noon din ay kinausap ni Captain Rosales si Attorney Evangelista. Pinarinig nito ang tape. Itinanggi naman ni Attorney Evangelista na siya iyon. Mariin namang sinabi ni Captain ang mga kasong maaaring isang parito kapag di pa siya umamin. Natahimik naman si Attorney Evangelista pagkatapos. Samantala, iniisip naman ni Attorney Badayos kay Captain Rosales kasama sina Ali at Eloy sa kung ano ang maaaring mangyari dahil sa bagong lead nito. Nakiusap naman si Ali na kausapin ang ama. Sumang-ayon naman si Captain Rosales. Nang naroon na sa interrogation room si Ali ay inisa-isa nitong itinanong sa ama ang mga nalaman.
Bungad naman ni Mang Joey na inosente siya. Ngunit nang tanungin ni Ali ang tungkol sa pagtanggap nito ng pera kay Attorney Evangelista, ay natahimik si Mang Joey. Iginiit naman ni Mang Joey na gagawin nito lahat para makalapit kay Ali. Umiiyak si Ali na tumayo at aalis na sana. Ngunit pinigilan siya ni Mang Joey. Pinalikan nito ang ama sa pagsasabing ang gusto lamang niya ay ang katotohanan saka itutuluyang umalis. Umiiyak na si Mang Joey na naiwan. Sa labas naman, nagpaalam na si Ali sa kanila na mauuna. Nagpresenta naman si Eloy na ihatid na ito ngunit sinabing kailangan niyang pumunta sa mansyon upang sabihin kay Lolo Sir. Nakiusap na lamang na si Eloy na ang magsabi kay Mang Fred sa bagong lead. Nang makarating si Ali sa mansyon ay nagtungo agad ito sa kwarto ni Lolo Sir. Sakto naman noon na natapos na napinainom ni Queenie ng gamot ang matanda. Napansin naman ng matanda na parang matamlay si Ali. Sa kabilang dako naman, dumating na rin si Eloy sa kanilang bahay. Masaya pang binalitan nila Lola Heart na nakabenta na sila ng isang sasakyan. Sinabi naman ni Eloy na may bagong lead na sa kaso ng ina. Sa mansyon naman, sinabi na ni Ali na nahuli na lahat ng suspek sa pagplano sa pagpatay kay Miriam Borja o si Hannah. Ngunit napansin naman ni Lala Sir na mangiyak-iyak si Ali kaya tinanong nito na si Evangelista lang naman ang may kagagawan nito. Unti-unti namang inamin ni Ali na isa sa mga naging middleman ni Evangelista, si Joey Fajardo, ang kanyang ama. Umiiyak na si Ali. Dinagdag nitong sinabi sa matanda na okay lang kung magagalit ito sa kanya. Agad namang sumagot ang matanda ng no at hindi siya kailanman magagalit kay Ali. Pinaupo pa niya ito sa tabi at hinagod-hagod ang likod ni Ali sabay sabing sorry dahil nadadamay ito dahil sa kagagawan ni Helena. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Ali rito. Samantala, natuwa naman si Lola Heart ngunit si Mang Fred ay hindi alam ang mararamdaman sa narinig mula kay Eloy. Dinagdag pa ni Eloy na nahuli na lahat ng gumawa pati ang mga kasabwat ni Evangelista sa pagsira sa preno ng sasakyan noon ni Mang Fred. Tinanong naman ng ama nito kung kasali daw ba si Madam Helena. Malungkot namang binalita ni Eloy na hindi nila ito isinali sa kani-kanilang statement. Dahan-dahan rin itong sinabi na isa sa mga kasabwat ay si Mang Joey na ama ni Ali. Gulat na gulat naman si Lola Heart at Mang Fred dito.